Hi guys! Welcome back to my channel. So today, we have a new video. Let's go for something fun. Para naman hindi ako laging nagtuturo ng makeup. Ang gawin naman natin is that mag-include naman tayo ng something fun. Diba? Challenge! Ganon! We have here a jar of surprises and makeup challenges. Guys, by the way, update. Naka-glasses na ako. But we need to remove it na because we are about to begin this very new, very revolutionary, bagong-bago challenge that I'm gonna do here in this channel, my daily challenge. Hindi na nag-isip ng bagong title, ganun-ganun na lang, my daily challenge. Okay, so let's pick. And also, by the way, dito sa challenge na to, I can fail, okay? I can win or I can fail. It's okay. It's okay to fail. You don't have to win all the time. Our first challenge, ang unang-una natin gagawin dito sa ating my daily challenge is... full face of makeup using expired makeup. At this video, disclaimer lang, hindi ko pinopromote ang paggamit ng expired makeup, okay? Nasa sa inyo na yan, it's on your own discretion, okay? So guys, ito ay buong bag ng mga makeup na expired. So saan ko ilalagay? Dito na lang, sa table. Hindi pwede kasi mabablock yung lens. Pili muna tayo ng mga gagamitin natin, but I assure you, all of these are expired and sobrang tagal na. Pero hindi ko rin naman pwedeng ipamigay kasi nga, they're expired. Dami! Ang alikabok pa. Siguro ito, pwede natin gamitin. O, kita mo, expiration date, August 21, 2022. 2 years ago? Ay! Diyos ka Lord, di ko alam kung pwede kong gamitin yan. Me! Revlon Color Stay Power Foundation. Meron bang expiration date to? Well, wala siyang expiration date dito, but I'm pretty sure expired na to. 3 years na to sa drawer ko. I'll include that one also. Itong CC Cream ng IT Cosmetics. Oh, Diyos ka Lord! Kahit hindi ko nahanapin yung expiration date, this is expired because I feel like this has been in my cabinet for baka 4 years. Good luck sa aking skin for today. Revlon lipstick na madikit-dikit na. Sorry. Bad Girl Full Blast Mascara ng Benefit, which is, oh my God, expired noong May 2021. Ate! 4 years old na tong eyeshadow na to, ate. Ang dumi na rin nung box niya, guys. Di ba kayo nagtataka bakit ang dami kong ganito? Kasi ang dami makeup dito sa bahay. Actually, sa lagay na to, ang dami ko nang binigay sa mama ko. May pamigay niya sa mga kaibigan niya. Sobrang dami kasi. Yung mga brands, pag kasi nagpapadala sila sa akin, binibigay lahat nila yung buong collection o kaya buong color, ganun. Walang fault dito yung mga brands, okay? Nagagamitin ko. It's my fault kasi hindi ko sila nagamit. Yun lang. Pwede bang mag-primer muna ako ng matindi? I need to protect my skin. And also, please, huwag niyo ako gayahin. This is just for fun. And don't try this at home. It cosmetics your skin, but better CC. O, diba? CC Plus. Parang 5 years ago pa ang mga CC cream at mga BB cream, diba? Oil-free matte pore minimizing full coverage cream, anti-aging and hydrating serum. Wala. Walang expiry date. Which, dapat sana dinisclose, diba? Ayan, hindi pa siya nagamit. Ano ba ate? Hindi ba ako magsa-start? Wait, ito na, mag-start na ako. Today, I have no intention of looking pretty. Ano yung smell? Hindi naman siya amoy chemical or amoy parang may something. What I noticed, medyo mahirap-hirap na siya i-blend. Hindi na siya flawless. Ay! Medyo may naaamoy akong slight na may pa something. But parang may tingling sensation. Or it's just me? Oh my God, natatakot na ako. Wait. Parang ayoko nang ituloy itong video na to. Can I just say fail? Pinapakiramdaman ko kasi, your skin but better. Anyway, you know what? Let's continue. Baka guni-guni ko lang yun. Revlon Color Stay Powder 200 Nude. Well, dalawa lang naman yung powder na meron ako dito ngayon. Ito, gamitin na natin. Sayang, diba, itong mga makeup. Concealer. Wala ba akong concealer dito? Wala. And ayoko na mag-attempt. Meron akong dalawa. Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Dati, napanood nyo kung ginagamit ko lagi ito. Sobrang pack na pack tong product na to dati. But, ganun pa rin naman yung smell.
Lahat ng video ko, ito yung powder na ginagamit ko. And talagang sumikat tong product na to, ah. Ooh, ayan. Bagong-bago pa talaga. Pero, may nabasa ako somewhere na kung ano daw, kung mga powder, basta daw walang liquid, okay pa daw siya. Parang sabi nila, okay pa daw gamitin kahit expired. Pero just to be safe, huwag na lang. Don't take the risk. Kilay. Ito, ano to? Ooh, Wonder Brow ng Happy Skin. Halatang matagal na to kasi plastic protector niya. Parang halos dumikit na dito sa packaging. May reward ba ako sa mga pinagagagawa ko today? We're not sure. Wala. So, for what? Anong purpose na ginagawa ko today? Hindi ko sure kung bakit ko ginagawa to sa sarili ko. It has pang kilay and it also has the brow set. Perfect! Okay, let's do it! Parang wala na. Hindi na yata effective to. Ay! Okay. Okay. Ay! Parang hindi na yata. Maganda. Okay naman siya. Okay pa siya. Ah! Tingnan nyo. Oh, di ba? Pigmented pa rin. Yun nga lang, parang nag-melt na yung product. Parang masyado na siyang creamy. Sa sobrang lambot niya, parang wala na siyang texture. Let's see kung blendable pa siya. So far, wala naman akong nararamdaman. Okay, sa skin ko, I'm okay. Nangangati na ba ako? Or meron na bang tingling sensation dyan? Wala pa naman so far. Alam mo, in fairness, itong product na to, pati lahat sila, kung tinanggal ko yung packaging na kung saan nakalagay yung expiration date, hindi mo malalaman. Hindi mo malalaman na ano to, expired na siya. Promise. Alam ko marami din sa inyo yung hindi nyo namalayan na nag-expired na yung mga makeup dyan sa kit nyo. Wala. Marami talaga ganun. Well, it happens. Basta gumagana pa. Gamitin pa. Diba? That's the truth. Yun lang ang katotohanan, guys. Let's not hide from the truth. Kilay is done. Oh, ano yan? Bakit may kulay black? Oh my God. Akala ko kung ano na. Okay, anong eyeshadow mga gagamitin natin today? 2020 pa siya expired. It's an eyeshadow from Benefit. Mga isa sa mga gift nila sa akin to dati. And see, meron pa siyang packaging na meron siyang kasamang applicator na mukhang foam ng mic. Parang yung foam ng mic. So supposedly, ang pag-apply mo nito is i-slide mo to ng ganun tapos saka mo i-gaganyan. Okay, let's try. Alam mo, let's go for the darkest color. Tingnan natin kung effect pa siya. Ooh! Oh, di ba? Yan yung nakuha. Okay, now guys, is let's put it directly. May nangyari ba? Ate naman kasi 5 years old na yung eyeshadow. Malamang wala nang mangyayari. Wala na. Ito, give up na tong product na to. Pero, I like the applicator ha, in fairness. And malambot pa rin siya. And yung applicator, foam, pero hindi nasira yung pagka-foam niya. That's all I can say with this one. So, meron ako dito ding Too Faced Chocolate Bar na siguro approximately baka this is 5 years old or 6 years old. I don't know. In fairness, amoy chocolate pa rin. Ano to eh? Chocolate bar, amoy chocolate dapat. Amoy chocolate pa rin siya. In fair. Let's go adventurous today and let's use the color blue. This is our chance to use color blue eyeshadow. MAC Fix Plus. Dapat pala yung expired din na MAC Fix Plus. Meron akong expired din na MAC Fix Plus dyan. Uh-oh, wala na. Hindi na nakakakuha na. Wala. Oh! Let's do this. Uh-oh, dito na. Oh, diba, Kerry? Meron bang plan yung look natin today? Wala. Walang plan. Ah! Oh, wow! In fair! Pasok? Pasok? Pasok ba sa banga? Okay, I'll do the other side. So far, ito yung update. Alam mo, anong nagre-remind sa akin itong look na to? It reminds me of a peacock. Okay, tama na. Mega Hit Eyebrow Pen ng Spotlight. Siguro hindi pa naman ito masyadong old. Alam ko matagal na sila sa drawer. So, let's try kung effect. Ah, effect naman. Oh my God. OA.
ito eh. Ang pangit ng eyeshadow natin. Pero itatawid natin to dahil ito ang pinaka-first challenge natin. Itatawid natin. Okay, next. Usually, lashes. Ah! Girl, meron akong lashes dito. Usually naman mga lashes, hindi naman sila nag-expire. Although, yung style nila is nagiging outdated. Like, for example, itong mga lashes na to ng Lily Lashes. Ayan, naalala nyo ba nung mga panahon na 2016, usong-uso yung mga ganitong mga klaseng lashes? O, ayan, mga ganyan, girl. Yung mga sabog na mga lashes talaga. Ito, tsaka yung mga lashes ng mga Huda Beauty, mga ganon. Ate, ito yung mga usong-uso mga lashes dati. Pwede pa naman siya, pwede siyang gamitin for pageant, pwede siyang gamitin for heavy look, maybe drag queen look. Okay, wait lang, ilalagay ko lang tong Lily Lashes. 3D Mink, a multi-dimensional lash. I don't think I can still suggest using mink lashes because mink is an animal. You wouldn't want mink hair in your eyes, di ba? Okay, ready? Surprise! 1, 2, 3! Alam mo, itong look ko ngayon is, it reminds me doon sa, naalala niyo nung prinak ko si Zainab? Ganito yung eye makeup niya doon. Parang ganun, except for the kilay. For the eye makeup, okay na ako dyan. Okay na tayo dito. Sapat na yan. Okay, wag na, hindi ko na dadagdagan ng mga kung ano-ano. Meron akong mascara dito, pero natatakot kasi akong gamitin yung mascara. Kasi diba, sabi doon sa nabasa ko, if it's gonna touch your eye or whatsoever, na medyo dikit doon sa mata mo, it may be dangerous. So, 2021 pa siya. Open na lang natin, pero wag na natin gamitin. Diba sayang? Sana pinamigay ko na lang tong mga to, no? Yan, no? Benefit. Ah, yun lang. Wala na. Ah, hindi. Meron pa. Okay pa siya. Pero syempre, hindi mo na rin alam kung ano nangyari sa loob. Baka may something na yan. So, hindi ko na lang gagamitin, okay? Contour. Oh, ito. Ang dumi-dumi na niya, oh. Ewan ko kung meron sa inyo nakakaalala nitong product na to. And also, siguro kaya hindi ko rin siya tinapon pa. Kasi, dati nung nagsistart pa lang ako nang gumagawa ng mga makeup tutorials and whatsoever. And, syempre, hindi pa tayo nakakaluwag-luwag nun. Nag-iipon talaga ako para makabili ng mga ganitong product. And, gustong-gusto ko tong Rihanna collection dati with MAC. So, talagang binili ko siya. And, lumang-luma na siya. Actually, yung packaging niya, sira-sira na. Mga memorabilia, mga ganun. So, this is a MAC contour and blush duo. Let's try the contour. Kung pwede pa. Pwede pa? Uy! Meron! Uy, meron pa, ate. Hindi lang as pigmented siguro as before or baka masyadong light. Siguro, this is 8 years old. Kasi mga gamit ko pa to sa Ilocos noon eh. Nung mga gumagawa ako ng video sa Ilocos before. Isa to sa mga gamit ko pa doon. And ayoko kasi siyang itapon. Kasi pinaghirapan ko to dyan. Isa to sa mga itinitira ko talaga. At least nakapag-contour pa rin tayo, di ba? Gamit si Maring Riri. And blush. Hindi, marami tayong ibang blush dito. So, hindi pa rin kita itatapon. Kahit expired ka na. Diyan ka lang. Meron akong dalawang blush dito. Oh my God. Itong Happy Skin, no? Manufactured 2018. Diyos ko, Lord. Ayan, 2018. Kasama ko pa yung mga momshies. Pink blush for this blue eyeshadow. What a perfect combination. Fairness. Kahit 2018 pa to, oh. Smooth. Oh, happy skin yan, girl. Or baka maganda lang yung pagkaka-apply ko. In fairness, ha? Oh, ganda, oh. Ganda pa rin siya. Ayan. You got it. Next. Ate, mag-highlighter tayo. Meron ako dito, lumang-luma na rin. Huda Beauty highlighter. Yung cream highlighter nila. Actually, marami akong mga Huda Beauty dyan dati nung nagpapadala pa sila sa akin ng PR. I'm sure, expire na rin to. This is a cream powder combination kind of palette. Let's go for the... Anong pipiliin kong color dito kaya? Ito. Itong parang medyo copper. Bronzer naman yata to, Zai. I think this is a bronzer rather than a... Uy, ganda ah. Ganda lang napili kong color. Hindi siya nakakagulat. Wow! Pero may amoy na. May amoy na. Hindi naman siya amoy chemical. Spices. Parang ganun. Spices ng parang pagkain. Uy, tama na sa highlighter ate. Ang baho nung ano nung cream, this one has to go. Amoy putok. Sorry. Pero yung mga powder, ganda pa rin oh. Lipstick, ito na lang. Yung Huda. Ang dami ko pang ano dati, yung mga lip liner ng mga NYX. Okay, good luck sa akin. Wala naman siyang amoy, in fairness. Ito walang amoy. Yung cream, ano lang, kanina.
Ay, ano ba tong kulay? Ang pangit tong kulay. Wait! Wait! Ayoko, palitan natin. Walang kabuhay-buhay yung kulay. Pero ito kasi yung mga umusunod na mga shade, mga bandang 2016-2017. Parang mga mauve. Ito, dark. Try natin. Yung next, ito na, yung kulay pink kanina. Ganda ng shade ng lipstick ah. If hindi ako naka-blue eyeshadow ngayon, pasok yan. Hindi ko na yan isiset or whatsoever. Or maybe we should kasi meron akong, I think, expired na MAC Fix Plus. Wait. Ate! Ay, ate, ano nangyari? Ba't ganyan? Hala! Ay, ano nangyari? Ba't ganun? Ah, kasi meron siyang... Ano to? Gold light! Meron siyang mga gold dust! Ha? Ay, ba't ganun? Bakit dati hindi naman ganito? Para ako natalsikan ng pintura. Art. I ruined my own makeup look. Guys, ito na ang ating look. Huwag ninyo akong gagayahin. Don't use expired makeup. And thank you for watching the first ever My Daily Challenge. I hope you enjoyed it as much as I did. Till our next challenge. Bye!